Sa adventure natin ngayong araw, pupuntahan natin ang isa sa pinakamagandang lugar at pinagmamalaki ng probinsya ng Aurora, ang Kasiguran. Welcome to Kasiguran! Sabay-sabay nating aalamin kung sulit ba ang pagod at haba ng biyahe para bisitahin ang lugar na to. Mula Cavite, kailangan natin magmotor ng 10 oras bago marating ang bayan ng Kasiguran sa Aurora. Pagdating nga natin doon ay pupuntahan natin agad-agad ang Kasapsapan Beach na kilala dahil sa white sand nito at crystal clear na tubig that will take your breath away. Ano pang hinahantay niyo mga ports? Samahan niyo kami sa adventure namin sa Kasiguran. Let's go! Alright, so good morning mga ports. So meron tayong ride. Medyo madilim pa. Pero kasama natin si Babe yan. Alright. Itaga-ilaw pa tayo. So another adventure ride mga ports. So medyo nagliliwanag na. Ewan ko nakikita nyo. So yan, no? Last week wala tayong upload. Wala tayong video. Kaya ngayon mabawi tayo. Halata naman sa boses. Halata naman sa boses mga ports. So galing tayo sakit. Nagkasakit ako. So ka-flu. Ngayon medyo mapansin nyo. Medyo malat pa yung boses ko. Medyo barado rin yung ilong ko, pero wala eh. Nakakatamad kasi sa bahay, kaya mag-ano na tayo. Nainip na ako, gusto ko nang mag-ride. So today, biyahe natin is pupunta tayo ng Aurora sa Kasiguran. No? So first time namin pupunta ni Babe sa Kasiguran. Yan, medyo malayo na yung ride. So yan, so bali 10 hours. Bali 10 hours ride mga ports yung babiyahin natin ngayon. Nanggaling tayo ng Gentry pero ngayon nandito na tayo sa Pantabangan. So ilang oras na kami bumabiyahe, almost parang 5 hours na. Yan, 4 hours and 32 minutes na lang nandun na tayo. Darating tayo ng 10 a.m. sa Pantabangan, sa Kasiguran. So yan, dito tayo sa Pantabangan na ngayon. Biyahe tayo, puro ano na to. Puro twisties na yan mga ports, oh. Nakita tayo ng bundok. Dahan tayo ng Maria Aurora. Tapos Baler. So after ng Baler, dahan tayo ng Dipakulaw, Aurora. Direkta na yan hanggang Kasiguran. Easy lang ba? Basic lang? Basic lang. Sabi ko nga, wag na kami humintuhin to. Rekta na. Mula Cavite. Mula Cavite hanggang Kasiguran. Ba't kasi kailangan huminto? Pag the best OBR, dire-diretso. Dire-diretso. Malakas ka pala. So yung mga ports, so makapansin nyo, kargado kami ngayon. Full tank ang ride namin. Ayan, tinan nyo yung motor natin. So may backpack tayo rito, mga damit namin. Kasi itong upuan punong-puno ito kasi may dala akong power station. Dala ko yung Blue Yeti kasi alam ko sa Kasiguran walang oryente. So nagdala na lang ako power station if ever. Yan. Tapos yan, may dala kaming tent. Tapos sa loob may mga pang-camping equipment sa loob na dyan. Yan, sobrang bigat nung motor natin ngayon. Tapos dalawa pa kami ni Babe. Kaya tingnan natin kung kakayanin ang ADB 160 natin. Akyatin yung Aurora. Sa kalam yung ADB. Ha? Sa kalam yung ADB. Sa kalam yung ADB. So sa kalam. Sa kalam. Yeah. Omsim. Omsim. Rocker pala ito kasama ko. So yun mga ports. So talagang nagantay lang kami rito magliwanag ng konti. Papaliwanag na. So dire-diretso na tayo. Nakita tayo ng Aurora. And pagpasensya nyo na yung boses ko. Let's go. Let's go, Omsim. Alright, takpa mo na yan. Let's go. Bye! Grabe, oh. Dami natin dala. Yan, sa ibabaw ng backpack natin, meron pang drone. Ito nakapatong. Tapos may bit-bit pa ako sa likod na mabigat. Ay, natulog pa. Alright, let's go. So 4 hours and 32 minutes pa mga ports. Mababa pa, pero konti na yan. Compare kanina, ewan ko kung ano nangyari sa route namin. Kasi nung unang search namin sa Waze mula sa Gentry, 11 to 12 hours yung biyahe. Tapos ang ETA namin kanina,
alas 12 ng tanghali. So biglang nabawasan, nagre-route. Naging 9 AM. Tapos medyo, syempre may hinto-hinto kami. Kaya ngayon nasa 10:21 AM na yung ETA namin. Pero laki nung nabawas sa oras. So di ko alam kung ano yung unang ruta. Tapos kung saan nalipat. Nalipat dito sa Pantabangan Road. Pero yung unang ruta di ko alam kung saan eh. Di ko naman kasi na tinitignan. Basta kung ano yung sinadjust ni Waze, sinusunod ko na lang eh. Ganda ng ulap po. Tinan mo, paliwanag pa lang guys. Masikat pa lang yung araw. Pakulay violet oh. Blue violet na may orange. Galing. Pasensya nyo na yung boses ko. Medyo paos-paos na ngongo. Wala, hindi ko na kayang patagalin. Hindi pwedeng di tayo mag-ride. Nahanap-hanap ng katawan ko. Kaya tara, pagkatin na natin yung Aurora. Grabe, imagine nyo guys, 10 hours yung biyahe namin. Kanina pa kami bumabiyahe mula sa Cavite. Ito na tayo, pinakamalayong ride natin babe, no? Pinakamalayo natin is siguro yung Baler. Tapos nagdipakulaw tayo. Yan yung pinakamahabang eh. Mas malayo yun kaya sa Baguio eh. So ngayon, lalagpas na tayo ng Dipakulaw. Kasiguran, first time namin mapupuntahan. Sana maging maganda yung adventure natin ngayong araw. Pero unang plano pa na namin, pupunta kami sa Kasiguran, sa bahay ng Kasiguran. Check-in muna kami. Doon kami magpapalipas ng day 1 namin. Tapos baka mamaya din hapon, puntahan natin yung Kasapsapan Beach. Tapos tulog muna tayo doon sa lodging house. Tapos noon kinabukasan, buong araw naman tayo, magka-camping tayo sa Tibo Tidal Pool. Pero di kami mag-overnight siguro doon. Camping lang kami ng buong araw mula umaga hanggang hapon. Tapos uwi na rin kami ng Cavite. Kasi dapat ang unang plano namin, ngayong araw, rerekta na kami ng Tibo Tidal Pool. Kaso sobrang layo ng biyahe namin, mamaya pagod na kami. Hindi na namin na-enjoy yung lugar kasi nga mas gusto na lang namin magpahinga. Kaya para ma-enjoy natin yung lugar na yun, as in magpapahinga lang muna kami mamaya. Dadaanan lang yung Kasapsapan Beach. So tomorrow, syempre, all set na yung katawan natin. Ready na tayo ulit. Enjoy natin ng todo yung Tibo Tidal Pool. Kaya masaya to. Let's go. Grabe, puro diretso lang dito. Ang haba na kalsada. Enjoy na natin to. Mamaya, maliligo tayo sa twisties. Napakadami nating twisties na madadaanan. Puro bankingan. Baler, 79 Pantabangan, 15 kilometers. Kaliwa tayo. Pabaler Aurora tayo. Alright mga boss, so welcome to Pantabangan. Pantabangan na tayo. Let's go. Liliwanag na guys. Yeah, ganda na ang ride natin ito. Dami na tayo makikita. Woo! Sarap. Wala masyadong nagmo-motor. Last time dumaan tayo rito, hirap na hirap yung motor natin. Nakastock lang ako nun. Diba hirap na hirap tayo sa mga ahunan. Dinadaanan nga lang tayo ng mga scooter na maliliit. Oo, ngayon kayang-kaya na. Eto na guys, nakikita ko na. Nagsisimula na, mga twisties. Eto na, nakikita nyo na ba sa Waze? Ayan na guys, oh. Hey, it's banking and time. Let's go. Woo. Woo. Sarap. Marami pa to babe, nako. Napakadami pa nito. Hanggang ano to Kasiguran. Sarap, di ba? Ito ka talaga mananawa ng kurbada, Aurora. Ganda oh. Woo. Sarap ng panahon na. Sana ganito lang hanggang bukas. Wala nang araw. Sunog oh. Grabe mga birds. Dito pala sa Pantabangan, solved na kami ah. Sana ganito kalsada sa buong Pilipinas. Ganda oh. Dami lang aso rito oh. Uy. Sa lukuyan pa rin naming binabaybay ang kahabaan ng Pantabangan Road paakyat ng Maria Aurora.
Isa talaga sa highlights ng lugar na to ay ang walang kasawaang twisties at mga bengkingan na talagang magbibigay sa'yo lalo ng enjoyment sa pagmumotor. Make sure nyo lang na kondisyon ng katawan at motor kapag sasabak sa mga ganitong klaseng kalsada para maiwasan ang aberya at diskrasya. Konting paalala lang mga ports, hindi mali mag-enjoy sa kalsada, basta nasa tama. Go! Papa, papa! Babe, kaway naman dyan! Ay, si babe! Woohoo! Sabi guys, walang signal dito sa Pantabangan. Wala na yung mapa natin, pero dire-diretso lang naman siguro to. Hanggang makarating ng Baler. Grabe, ganda ng mga bundok, mga ports. Oh, grabe oh! Napakaganda! Slow down, accident porn area. Oh, grabe oh. Oh, panis. Kaya yung akyatan yung panis. Ayan mga ports, dito na tayo sa bayan ng Aurora. Ayan o, welcome to Aurora. Ayan, bayan ng Maria Aurora. Yun. Ay, parang maganda magpalipad ng drone dito. Di ba nagpalipad dito nung nakaraan eh. Teka, mataas. Teka, mataas. Saan doon? Alright, dito na tayo. Ito yung Pantabangan. Yan, lake na yan. Pantabangan Lake. Dito kami dumaan ng Boss Ironman Endurance. Ano ko, iiharap ko. Pantabangan, it's good to be back. Welcome, Aurora. Dito sa kabila, lake. Tapos sa kabila, forest. Di ba? May mula nakita ito ng umaga, no? Dito, lake. Sa kabila, gubat. Ulit eh. Ba't nag-power off yung GoPro ko? Ano pa, 3 oras pa bago tayo makarating ng Asiguran. Mahaba-habang biyahe pa, guys. Papunta pa lang tayo ng Baler. Napakaraming twisties pa ang pagdadaanan natin. Ang dilim doon ah. Uy, Tarek, kaya pa ng ADB? Let's go! Oh, pani, sumising 50 pa. Dati nag-ano lang to eh, 30 lang to dati. Kaso dumidilim, ba't ganon? Naganda ng panahon ah. Tarek oh, eto yun eh, hirap tayo dito natin, di ba? O, tignan natin. O, dati hirap na hirap tayo rito sa park na to. O, ngayon kinakaya na. Grabe, sakit na ng bewang ko, kembot ng kembot, kanina pa. Haba ng kalsado. Bayan ng Maria Aurora. Maria Aurora pa rin pala to. Ganito oh. Green na green oh. Tatandaan ko to eh. Ito na yung papasok ng Baler dati. Ay, ba't kumaliwa?
Ah, hindi pa kaliwa ang baler. Iba way natin. Ay, di, tama. Ito nga yun. Diretso. Yeah, we love Maria Aurora. Ito na. Dara-diretso na to. Pambaler. Dito na tayo sa bahay ng baler. So, asin na lang. Dumaan lang tayo dito, guys. Dumaan lang talaga tayo dito. Tapos, direkta na tayo ng Dipakulaw. Daan tayo ng Dinadjawa, Dipakulaw. Tapos, kasiguran. Right, alright. Kamis dito sa baler, ha. Yan, Dipakulaw proper, 7 kilometers. Dito, probinsya-probinsya na talaga. You know? Woo! Panis, napaganda. Umiinit na, umiinit na. Ay, naku, para na tayo nasa Siargao, oh. Okay, guys, 100 kilometers bago marating ang kasiguran. Eh, nasa kanan natin, ano na yan? Dagat na yan. Dagat na, oh! Woohoo! Hello! Ito na, kita yan dito. Uy, ganda ng tubig, oh! Uhuhuhuhuy! You know? Woo. Let's go! Init lang. You know, I love Amper. Uy, ang ganda, babe! Ay, napakaganda! Tisin natin yung araw. Woo! Paganda ng kulay ng tubig. Huminto muna kami dito sa Ampere Beach, kung saan matatagpuan dito sa munisipalidad ng Dipakulaw, Aurora. Hindi tulad ng mga karaniwang beach na puno ng white sand, ang beach na ito ay puno ng mga solid na bato at hindi pwedeng liguan dahil na din sa laki ng mga alon na humahampas sa dalampasigang ito. Isa din ito sa mga sikat na stopover ng mga riders na katulad ko tuwing mapapadaan sa beach na to. Paano ba naman? Isang tingin mo lang, ang galang pagod mo. I'm fine in the backseat. Feels like my life's moving past me. And I get so caught up in things, I'll forget 10 days from last week. There's too much blessing every day for me to leave on the shelf. Just lift your head, cause there's no reason you should be by yourself. Cause life is a gift worth more than trying to survive. The sun still rises tomorrow if it's 9 or it's 5. If you're looking for goodness, then that's what you'll find. Dito sa Amper Beach. Alright, dire-diretso na tayo hanggang kasiguran. So, ETA natin. Darating tayo ng 11:15 AM. Alas 11 na, tanghali na din. So, 2 oras pa, guys. 2 hours pa. Doon na tayo. Let's go. Another bridge. Ganda lang ng kulay ng tubig dito, eh, no? Ano, light blue, para blue-green na, ewan. Ito na, honey twist is na, guys. Oho! Ito yung mahabang kalsada. Aray! Nag-drone tayo dati dito, di ba? Woo! Papahaba. Ganda, eh. Nasarap po, dalawang bundok. Ngayon, makakalagpas na tayo ng Dinadjawan. Ito na, grabe na yung kalsada. Puro Liguna. Twisties na paahon. Pinahirapan ka na nga sa liko, pinaahon ka pa. Ah! Woo! Sarap. Pagkataos ng mataas na ahon, lusong naman ngayon bigla. Mababa naman. Devil's Corner na naman. NJ
engine brake lang. OBR ko, wala na. Naantok na daw guys, nagugutom pa. Anong gagawin natin? Grabe kalasada rito. Napakaganda. Tayo lang nagmumotor eh. Ahon na naman tayo. Ahon! Welcome to Barangay Borlongan. Oh, grabe. Uy, puro coconut trees. Puro coconut trees yun ah. Oh. San derecho, san derecho, yun. May mas matitinding twisties pa na parating. Uy, dagat na naman guys. Teka, tarik na lusong. Nakakaumay ang bangkingan. Pahinga muna guys. Aray, baka muna babe. Baka nangawit ka na eh. Grabe, walang kamatayang twisties yun ah. Tailo, tailo ka na babe. Hila na yung sawa ko. Aroy, 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 aroy. Yun, alright mga ports. So stop over lang muna kami dito ni babe sa gilid-gilid. Gedli-gedli muna. Ay, tiyo. Kamusta? Kamusta mga twisties? Easy lang, pre. Ha? Easy lang. Easy lang. Pero sabi ani na sa akin, nahihilo na daw siya. Easy. Easy lang, susuray-suray na. Suray-suray na guys, so easy lang daw. Pati nung pa ako maglakad, oh. Matagi creep mo ka na. Ay, grabe. Walang kamatay ang bangkingan dito, guys. So, meron pang kasunod, eh. Yan, nakita ko sa mapa. Matindi pa yung susunod ng mga twisties, kaya pahinga muna kami dito. Yan, guys. Isang oras pa. Isang oras pa yung mga motorin natin. Tapos, ito, tingnan nyo. May paparating pang twisties, oh. Dami pa. Bago natin marating ang kasiguran. Alright, alright, alright. Banking na naman. Oh, tarik. Uy. Grabe mga ports, nasa dulo na tayo ng Aurora. Ating yan. Napakalayo nitong kasiguran na to. Bumiyahe kayo rito, mapamotor, mapakotse. Kailangan nyo na matinding pasensya. Ayan na guys. Kasiguran, 28 kilometers. Nasa dinalungan pa rin pala tayo. Pero dito dahil mga kainan. Wala nang tao dito, wala nang nagmumotor ah. Tayo na lang nagmumotor. Tama ba to? Tama ba ito? Pinupunta natin. Wala nang sasakyan eh oh. Woo! Province life. Pure nature. Sariwa ng hangin dito. Napakalapit na. Wala na ako makita sa mapa ko. Ginanto ko muna. Hindi ko na makita yung mapa. Yan. Nagre-reflect yung araw. Walang makita. Ayan na! Kasiguran! Ayan na! Ayan na ka! Alright mga boards! Dito na tayo! Woo! Let's go! Kasiguran! Uy, tao sa ibabaw oh. Hindi na ulog. Alright! Let's go! Touchdown! Welcome to Kasiguran! Woo! Alright! Siguro na tayo guys! Hindi pala, bridge na naman. Ayos! 4 minutes! Direkta na tayo ng transient muna, no? May Honda pala rito eh. Pag nasiraan tayo, madali magpaayos eh. Okay, 3 minutes. Hanapin lang natin yung lodging. Ay, nakakaliwa. Ganun, sira yung kalsada. Eh, sorry po. Sira yung kalsada eh.
dito ata. Diba? Nakakaligaw eh. Tsaka parang hindi nag-ano agad si Waze eh. Okay, isan na yung Kendria Lodging. Oh, hindi tayo mamamroblem. Kaso dahil makahanap na tayo ng kainan. Eh, may karinder yan naman dito oh. Diyan na lang, lakarin na lang natin yan mamaya. Kain tayo dyan, oh. Ayun, malaking karinder yun oh. Yan na lang. Ito, Kendria Lodging. Tanong tayo. Saan kaya pwede mag... Wala, walang tao. Kaya tayo pwede mag-inquire. Ayan guys, ito yung... Ayan guys, so ito yung Kendria Lodging. Ito yung mga nakikita natin na usually binubook ng mga nagpupunta ang mga riders dito sa Kasiguran. So ito na rin yung napili namin. Hindi kami magka-camping ngayon. Yun, alright mga po, so dito na tayo sa Kasiguran. Grabe, napakalayo guys. Napakalayo nung binahay natin. Lapit nga lang eh, parang kapitbahay. Ay, lapit lang ba? Siguro ano rin, total of 12 hours kami nagmo-motor, tapos parang 4 na oras kami pa-banking-banking sa Aurora. Well, na-experience ko naman na yun. Sa endurance, nadaanan ko naman yun. Pero iba yung ngayon eh, na may angkas ka, tapos ang dami mong dala, ramdam mo lahat ng bigat. Ang ginagawa mo? Ha? Ang ginagawa mo na? Ito, tinatanggal ko yung tent namin. So yung mga gamit namin, yung mga importante, mga gadgets na pasok na namin dun. So may laman tong top box, iwan na lang natin dito. So sinabi ko sa inyo magka-camping tayo, kaya ka tayo may tent. Pero hindi siya for today. No? So ngayon first day natin is, dito lang tayo. Stay tayo rito sa lodge, tapos baka punta tayo ng Kasapsapan Beach mamaya. Tapos yung camping natin is for tomorrow, whole day. Doon tayo sa Tibu Tidal Pool or sa Pacific Sunrise Beach Camp. Doon tayo magka-camp mga ports. So, yun. Ayun yung purpose ng tent. Pero ngayon hindi, dito muna tayo kasi mas gusto namin magpahinga muna dahil sa layo ng binahe, tapos wala rin kami mga tulog eh. Ako wala na naman akong tulog. So kagabi, kahapon pa ako ng mga 2 times 2 carry one bar. Mga 2 PM. 2 PM pa kahapon ako gising hanggang ngayon guys. Mag alas 12 na natanghali. Almost 24 hours na akong gising guys. Kaya yun, papahinga muna tayo. Kasi nga ayoko rin ipilit na ngayon mag activities tayo tapos hindi naman gusto ng katawan natin or tamad na tayo kasi pagod tayo. Gusto ko bukas ma-enjoy natin. Kaya yun, yan ang gagawin natin today. Pagod ka na? Pagod ka na? Yung pagod? Ang bahala sa'yo. Ako magdadrive. Pero sa'yo. Kaya pala sabi niya yun na, nahilo na ako. Dugot pero pa. Sa'yo, magdadriving ka na. Isingaw? Okay, pasok lang natin itong tent. Tapos, pakita namin sa inyo yung itsura na itong ano. Pakita namin yung room, no? Pakita mo na, baby. Ikaw naman na mag-vlog. Go! Pakita ko sa inyo, ha? Very, ano to, ganda to. 5-star, ano to, rating, char. Itong doorknob, siyempre gaganinin niya. Ayan. Pagpasok mo, ayan na yung kama. Then may aircon na siya. Tapos electric pa. May TV na rin. May salamin dito. Hi! May lebebo, mini lababo. May CR, yan, may shower, and of course, hindi mo walang bidet, kailangan may bidet. Ayan lang siya. Simple lang, pero malamig na. Kasi binuksan natin yung air. Kulay blue siya. Baka lalaki ang nakatira dito dati. Tsaka. Pag narinig na naman to, yun, sasabihin, minabawin natin yung vlog. Tapos na! Na-room tour ko na sila. Babe, sa room tour na. Room tour ko na kayo ha. Sabihin nyo, maganda yung pagka-room tour ko ha. Huwag nyo ako ipahiya. Anyways, magbibista muna kami. Bye-bye. Yan, alright mga port. So, lumabas lang kami saglit ni babe. Yan, napakainit guys. Para magpa-araw. Lakad lang kami para magpainit. Babe, to. Siyan ako sa kami nilalamig. Grabe, ilong-ilo na ako. Umiga lang ako saglit. Parang hinigop na ako ng kama. Malapat na yung likod ko. Yan, so hanap lang kami ng mga kainan. Grabe, trick na trick yung araw. Ayan, ba't ganyan ah? Nakita kami ka na rito eh. Nakita kami ka rin Daria. Try lang namin kainan. Tapos malapit lang siya sa pamilihan. O yun nga, maganda rito eh.
palengke na yun dyan, no? So, wala tayong problema. Madaling makakapamili. So, ngayon kain muna tayo. Let's go, let's go. Ito, meron dito. Yan, dami yung ulam, ha? Ito, Bicol. Ito. Ang Papa Bicol Express. Bicol Express tsaka ayun? Tulingan. Hindi ito kasama. Mapapasandok ako bigla dyan. Hindi yan kasama mga apos. It's as simple as it seems. The twinkle in your eyes. The way that time slows down when you kiss me. Matapos ang 10 oras na biyahe, narating natin ang Bayan ng Kasiguran sa probinsya ng Aurora. Ang Bayan ng Kasiguran ay isa sa mga bayang may magagandang tanawin. Nasa baybayin ito ng karagatan at sobrang peaceful lang dito. Alam niyo ba na noong unang panahon, mayroon isang manlililok na gumagawa ng birhen mula sa pinutol na puno ng akasya na inilagay sa kanilang simbahan at pinaniniwala ang nagdadala ng milagro sa lugar. Dahil sa mga milagrong yun, ay mas pinatibay ang paniniwala ng mga tao na talagang ang birhen ay isang kasiguruhan sa kanilang kaligtasan. At doon na buo ang pangalan ng lugar na Kasiguran. And it's the brush that we both carry. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, 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 love. Yeah, so alright, mga porch, eh. Hindi, baka mo muna. Ikot ka muna. Alright mga ports, so mamotor lang tayo. Pupunta tayo sa... Pupunta lang tayo ngayon sa Kasapsapan Beach. Hindi na kami nag-helmet ni Babe dahil malapit lang naman. So sana naririnig niyo yung mga pinagsasabi namin. Let's go, dahan-dahan lang naman tayo kahit walang helmet. Kasapsapan Beach tayo, isa sa mga main attraction dito sa Kasiguran. So 16 minutes away. 16 minutes away, napakalapit lang guys. Ayan, Barangay Kulat. Ayan, so mula dito sa Kasiguran proper mga ports, kapasok tayo dito sa Barangay Kulat. Ayan o. Ayan, Barangay Kulat. So yan, dito, pupuntang Kasapsapan. Let's go! Lamig ng hangin, sobra. Ang lamig, parang aircon yung lamig. Kakaiba. Puro puno ba naman? The original Kasapsapan Beach. Tibig mo natin. Off-road gaming. Alright, so andito na tayo sa, anong pangalan ito? The original Kasapsapan Beach Resort. Mukhang original nga kasi yun yung nakikita ko sa mga picture. Yung view na yan, yung bundok na yan. Tsaka babe, ang linaw ng tubig. Ganda, parang ganda. Nakita ko.
dito, kalmado yung tubig. Dun sa dulo, medyo malakas ang alon. Ay, dito, maglalakad na lang ako. Sabi ni tatay, pwede daw. Ayun si tatay. Ayan. May entrance fee na 50 pesos. Sabi ni tatay, pwede daw isampay yung motor dito. Nandyan. O, diba? Ang ganda! Ganda dito! May malakas lang na alon. Pwede pa daw dito. Sampa mo yung motor dyan. Yan, 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 yan. Perfect! Yan, 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 yan. Babe, 1, 2, 3, go. Kasapsapan Beach. Ganda. Alright mga ports, so dito na tayo sa Kasapsapan Beach. Grabe, napakaganda. So dito, ito yung motor natin. Gawin natin ang paraan para malapit sa beach. Yan, ang ganda ng view. Ang si Babe, nagpipicture-picture. Na tayo doon. Let's go. Grabe. Dati pagod-good lang yung pinagusto kong pinupuntahan. Ako mukhang ito na rin. Ang ganda kasi nung buhangin. Walang katao-tao guys, weekdays. Yan yun naman, no? Wala masyadong tao. Diba? Oh. Kami lang tao guys, let's go! After 100 attempts. Ano? Wow! Ang galing ah. Kunyari may nagka-picture. Ganda. Something changed in me. Better with you than I'll ever be. 'Cause when you walk into a room, life gets a little sweeter. When I look at you, I see a little clearer. Through the years it never changed. We'll put up a fight 'cause you're my love. Sarap ka dyan, Raselo. Waterproof naman to. Halika dito. Alright guys, syempre hindi pwede matapos ng araw na to nang hindi natin sinusubukan ng tubig. Let's go. Lamig. Ang lamig ng tubig dito. Pero ito ngayon malinaw. Harap. Maglo-low tide na daw. Ayat. Ay, may suko. Chokoy! May buksan, Chokoy! Oh, may bukso! Grabe guys, sarap! Manalo rito. Dalawang camera natin. Vlogger yarn. So, mga pers, ito na yung day 1 namin. Dito sa Kasiguran. Itong Kasapsapan Beach lang sa mamaya. Balik ulit tayo dun sa lodge natin sa Kendria, tapos dinner lang, pahinga, tulog, tapos kinabukasan maaga tayo mga alis siguro mga alas 8 yung mga gaya natin, dediretso tayo ng Tibu Tidal Pool, tapos dun tayo magka-camp sa may Pacific Sunrise Beach Camp. Yeah, kita-kits tayo tomorrow. Woohoo! Every bit of booty. Sarap guys. Walang katao-tao. Solo namin yung lugar. Nakakanang nahihiling dito sa lugar na to. Diba? Siminga.
Ayan ang tao. Walang kahit sinong guest. Ayan ang tao. Nasa sunset na doon guys, oh. Sunset na pala doon. Sim. Ito yung napakaganda ng view. Habang naliligo ka, kita mo yung bulubunduki ng Aurora. Ayan ko, Sierra Madre pa rin ba yan? Basta yan. Napakahaba niyang Kasapsapan Beach na yan, oh. Dito ka para iligtas ka! Angin ko para sinakalurana ka! Andito ko para iligtas ka! Halika na! Iligtas na. Ito kagandahan kapag weekdays kayo nagpunta sa mga ganitong lugar. Walang hindi crowded, na solo nyo yung lugar. Ma-enjoy nyo. So yun, kung pupunta kayo dito sa lugar na to, napaka-solid, napaka-worth it yung time, yung pagod, yung effort na ibibigay nyo rito. Sobrang sulit, guys. Napakalayo lang talaga. Isipin nyo kami. Galing pa kami ng General Trias, Cavite, guys. 12 hours kami nagmotor. 12 hours kami nagmotor. Tapos majority nung 12 hours na yun, parang mga 3-4 hours nun, puro bangkingan dito sa Aurora. Talagang mapapagod ka. Tasakit yung balakang mo, kakakimbot. Sobra. Pero worth it. Pagdating dito, tingnan nyo naman talaga. Napaka-solid naman talaga ng view, guys. Alright, mga Ford. So dito ko na siguro tatapusin yung day 1 namin dito sa Kasiguran. Day 1 ng ride natin dito. Malupit ang bengkingan, ride, tsaka nasulit naman natin tong beach dito sa Kasiguran. Dito sa Kasapsapan Beach. So yun, dito ko nabubutulin yung video. Marami salamat. Abangan nyo, hindi pa natatapos yung Kasiguran adventure natin, mga boys. Para may kiti-kiti sa likod. Hindi pa dito natatapos yung Kasiguran adventure natin. Bukas, abangan nyo yung day 2. Kakamping naman tayo bukas. Wow! Camping tayo. Sige, tinan natin. Amazing. Try natin maging camper. So, sa Tibo Tidal Pool tayo bukas, mga Ports. So, yan. Maraming salamat sa panonood. Kung umabot yung support ng video na to, napaka-solid, mga Ports. Solid! Alright, so, kita-kits tayo sa sunod na adventure. Abangan nyo ang day 2. And always remember, ride safe lang, mga Ports. Have fun! And always, peace out! Subscribe kayo! Like, share, subscribe! Paalam! Nothing like feeling alive.